kaysa pagpaparte-parte ng pleats at saka yung agwat ng box pleats, ganito naman yung ating gagawin dyan. Kukunin ko muna guys yung kalahati ng waistline na 29, 14 ni ha. Kaya kung rin sinati ha, kasi magkabilaan na yan, oh, back and forth. So 14 and a half, at mula naman dito sa 14 and a half, check natin yung matitira. So yung matitira ay 33. Ngayon, itong 14 and a half, i-divide natin yan sa 3. 4 and 3 fourths yung distance ng bawat box. Ngayon, yung 33 naman, i-divide natin yun sa 6. Bakit naman 6? Kasi 6 yung pasok guys ng pleats. So, 33 divided by 6, magiging 5 and a half yan guys. Babaksis na mabuti dito para mas matibay. Maglalagay muna ako ng zipper. Sa pagkabit naman guys ng zipper sa skirt, una nating ikakabit yung medyo malapad yung naka-cover sa zipper. So mahaba yung aking zipper dahil naubusan ako ng 8 inches. Okay lang, magpuputo na lang ako mamaya niyan kasi ito ay YKK. Kabilang side naman na to, bingit lang sa may gilid lang ng ngipin ng zipper. Yung zipper. Yan. So, bali, itong kabilang side, bingit lang. Ito kabilang side, lumalapad. Open ko lang to para maputol ko yung excess. Para naman guys sa kabilang side, mag-open ako dito ng 6 and a half. Pagkabit naman guys ng pocket, may kanya-kanyang diskarte yan. Pero ako, ganito naman yung aking diskarte. So, bali, ito yung forma ng pocket. Ayan. Ngayon, una ko ikakabit guys. Ito, dito sa ilalim. Ayan, ito muna. So, naka-open siya. Then, eto, gaganyan lang natin yan, no? At ito naman ang ikakapit natin, kabilang dulo.
Ngayon, eto, babaliktarin ko muna. Papasadahan ko to ng 1/4. Stitch natin ng 1/4 ulit. Ngayon, kung makikita nyo, eto. Yan. Igaganyan nyo lang yan, guys. Islas natin itong ilalim na allowance ng pocket para mapunta sa isang side. And then, igaganyan natin yan. I-open natin itong pinaka-skirt allowance. So, igaganyan natin, open natin yan. And then, papasadahan natin to. Bingit dito, guys, ha. Papunta dito sa baba. Lagi ako nagbabaksis dito, guys, ng maraming beses para mas matibay. And then, i-close ko na itong dito. Kita ko lang sa inyo. So, ayun guys, oh. Yan. Malinis. Tapos dito, malinis din. Yan. Guys, sa pagpaparte-parte ng pleats at saka yung agwat ng box pleats, ganito naman yung ating gagawin dyan. Kukunin ko muna guys yung kalahati ng waistline na 29, 14 ini ha. Kaya ko rin sinati ha, kasi magkabilaan na yan, no? Back and forth. So 14 ini half, at mula naman dito sa 14 ini half, check natin yung matitira. So yung matitira ay 33. Ngayon, itong 14 ini half, i-divide natin yan sa 3. 4 and 3 fourths yung distance ng bawat box. Ngayon, yung 33 naman, i-divide natin yung sa 6. Bakit naman 6? Kasi 6 yung pasok, guys, ng pleats. So, 33 divided by 6, magiging 5 and a half yan, guys. So, dito muna tayo sa back. 5 and a half. Kukuha muna ako ng 5 and a half. Ipupold ko yan, papunta dito sa gilid. Ayan. Tatapat natin sa ngipin ng zipper. Yeah. And then, mula dito, kukuha ako ng 4 and 3 ports. Yan. Yeah. Ito yon. Tandaan ko lang. And then, kukuha ako mula dito, kukuha ako ng 5 and a half. Yan. Yeah. Ipupold natin yan, pabaliktad. Mula ulit dito, kukuha ko ng 5 and a half. And then, ito, ipupold natin. Papunta naman dito. Kailangan guys, ha, yung pleats na yan, magtatabi yan. Yan. And then, another 4 and 3 fourths. Mula dito. Yan. And then, kukuha ulit ako ng 5 and a half. So, ganyan ulit yan. Kailangan i-check natin guys na 5 and a half ulit. Didikit ulit natin dito. Then, mula dito, kukuha ulit ako ng 4 and 3 fourths. Yan. Check natin guys ha, kung ilan yung lalabas dito. So, yun guys, sakto lang ang pagpaparte natin, 5 and a half. Gaganyan ko na to.
kailangan kaysa yung pagkakaprits natin pareho o pantay. Check natin to guys kung lalabas ng 14 and a half. So mula doon, yan, pakita ko sa inyo. Ayan guys, saktong-sakto siya, 14 and a half. Ayan, so tama yung pagpaparte. Ngayon, ganun na rin yung kabilang side. At ito guys, since na ito ay may pocket, ayan, makikita nyo yung pocket. Gaganon na natin to. Kuha muna tayo dito ng 5 and a half. Pupold ko to. Tatapat ulit natin dito sa side. Ayan. So, yung pocket na yun guys, kailangan ha. Naka-plat lang yun. Kukuha ako dito ng 4 and 3 fourths. Ayan. And then, 5 and a half. Pupold natin ito ulit. Parang ganun din kung paano natin ginawa yung kanina. Pero, syempre, kaplat lang natin sa pocket. So, ayan guys, yung pocket. Oh. Nakaplat pa din. Ayan. Then, ganun lang. So on and so forth. Same procedure din kung paano natin ginawa yung back. So, ayan guys. Ganyan yung loob. Titingnan natin ulit guys ha. Kung tamang 29 yung waistline. So, ayan guys. 14 and a half. Ayan. 14 and a half. Bali, a total of 29. So, ibibasting ko muna to guys. Bago naman natin lagyan ng waistband. Alisin ko muna to mga nakalagay na pin. Guys, double check natin. So, ayan, 14 and a half. Sa paggawa naman guys ng band, maglalagay muna ako ng patigas or yung band roll. So, ito yung ating gagamitin guys, 1 and 1 quart. Ayan. Papasada ko muna ito dito. Susundan na lang natin yung line. Pupold lang natin ito ng dalawang beses para makuha natin yung lapad. So, papasadahan natin ito ng itong line na ito ang susundan din natin. Gitna nitong puti. Kunin din natin guys yung pantayan ng zipper. Subukan ko lang yun. Then,
dito muna tayo sa wrong side magpapasada. Check ko muna din kung saan tayo ng zipper. So, okay na. Pwede ko na ito idapa. Una guys, ito. Itong sa front. Ito yung front na. Yung naka-overlap yung zipper. Gaganyan ko lang ito. Pull ko muna ng ganyan. And then, babaliktad natin. Tatapat ko dito. Di ko na ito guys puputulin para may allowance. So, ganyan na guys. Ngayon ito, papagandahan na natin ito pa. Guys, itong sa dulo guys, maglalagay tayo ng allowance. Pupul ko na lang to. Yan ang kagandahan guys pagka ang waistband ay may bunroll. Ito yung sa harap. At ang kagandahan din guys, pagka yung preserve foot nyo ay may guide, like 116, ang top stitch talaga nyan guys, pare-pareho yung lapad. So, kukunin ko muna guys yung sukat, 23.5. Ito yung magiging finish. Ngayon, ang gagawin kong fold ay kung ano yung lapad ng fold guys, yun din ang lapad ng allowance sa loob. Magkaka-fold ka niyan. Mas madali itong i-fold kasi may guide.